natin si Ginang Golokan sa linyang telepono. Mrs. Golokan, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon, sir. Opo. Ma'am, kahapon nga po, ano, nabanggit ni General Napeñas na yung pong foreign-looking personnel sa video na aming nakuha ay inyo pong asawa, si Pio Trinoel Golokan. Ano po ang masasabi niyo dito, ma'am? Ay, sa inaala nila sa akin na picture, hindi totoo yun. Kasi hindi ganun buhok. First of all, hindi ganun yung buhok na asawa ko. Yung isang picture, hindi ganun din yung itsura niya. So, hindi totoo yung asawa ko yun. At kanina po, nakapanayam din namin si Mrs. Zumbilla, no? At natanong ko po sa kanya kung sa tingin niya ay makakatulong na mabuksan po ulit yung investigasyon dito. Ano po ang pananaw niyo dito, Mrs. Golokan? Dapat lang sana na mabuksan para naman mabigyan na hustisya kung ano man nangyari sa kanila. Ilang buwan na, tapos wala pang nangyayari. Opo. Ito ba, sir? Sa ngayon ho ba ay naasikaso na rin ng pamahalaan yung pong mga benepisyo na ipinangako po nila sa inyo? Kumusta po ang nangyari po doon? Okay naman yung mga benepisyo, pero aanhin mo nga yung benepisyo na mga binibigay nila. Kung ang hustisya naman ay ayaw nilang ibigay sa amin, paano naman kami mananahimik? Opo. Sa akin lang ito, panghuli po, ma'am, ano po ang nais niyong ipaabot sa Malacañang o sa mga kinaukulan kaugnay po ng pinakabagong issue na ito na sinasabi pong alternative truth? Itignan na talaga nila kung ano talagang totoo, tapos mabigyan ng hustisya kung sino man ang maparusahan, kung sino man yung mga dapat parusahan. Yun lang po, sir. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon. Si Ginang Marie Golokan, asawa po ni Pio Trinoel Golokan. Sir.